Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Bolano. I'm already here in America. Bumalik na ako at tapos na ang maliligaya kong bakasyon sa Philippines. My friends and friendship, kahit papaano, nag-enjoy din kami sa bakasyon namin. Ako, pero ang asawa ko ay nasa bahay lang at hindi niya kinakaya ang init sa Pilipinas. Dahil sa mayroon siyang mga kapansanan, kaya hindi siya makalabas. Every time na lumalabas siya, ay nanghihina ang katawan niya. Yun, minsan, tinichimpuan lang ang kanyang katawan, lumalabas, naglakad-lakad pag tuwing wala ng araw. Sinasabi kong masaya na mahirap ang bakasyon namin. Siyempre, nagdadala ko ng may sakit na asawa na gusto talagang magbakasyon, na nag-i-effort na makauwi ng Pilipinas. Ayun, nakasurvive naman kami, my friends and friendship, sa pagmula sa San Francisco papuntang Philippines hanggang Kalibo. Maganda naman ang kanyang pakiramdam at nairaos rin ang kanyang pagbaba at pag-akyat ng eroplano. Dumating kami ng Kalibo na naging okay naman at naging happy naman siya. Yun, my friends and friendship, hindi lang nagtatagal, hindi siya makapagpasyal at ako rin ay limited din ang pinupuntan ko. Like for example, noong mayroon kaming reunion sa aming barangay sa Isla ng Tabon, hindi rin ako maka-stay doon ng overnight. Pagkatapos ng aming reunion, ng mga like for example 12 o'clock, nagpapatid na ako ng pamboat mula sa isla patawid ng Dumaguete Port. At doon, nag-aantay na sa akin ang taxi. Umuuwi ako ng ating gabi. Dahil hindi pwedeng hindi ako uuwi dahil may pasyente ako sa bahay, si Mama Ella. Si Mama Ella ang nurse ng asawa. Kaya hindi pwede si Mama Ella na magstay longer kung saan man ang aking pinupuntahan. Nakakapag-vlog lang ako dahil araw doon sa mga iba't ibang lugar din sa Kalibo. Pero not all the places hindi ko napuntahan sa Kalibo. Marami pa kung gustong puntahan, hindi ko pa napuntahan ang aking school nung mag-elementary ako sa isla. Dahil wala na akong time. Limitado talaga, my friends and friendship, 3 weeks ang aking bakasyon. Dahil may kasama akong PWD. Yung paos ko, my friends and friendship, hindi nawawala. Dahil sabi ng doktor, it's cause of stress. Totoo yun. Talagang nagka-stress talaga ako sa sobra. Dahil unang-una, sobra brown out na aming lugar sa Kalibo. Sobrang init the whole day. Paypay ako ng paypay sa asawa at muntik nang hinimatay. Dahil sa sobrang init. Kaya plano na naman namin na bigyan pa ng good health ang asawa ko at ako. Magbabakasyon ulit, pero bibili na kami ng generator sa bahay para kung ano mang mangyari na may brownout ay may generator kami. Marami rin kaming accomplishment katulad ng dati na mahina ang tubig namin. Kaya ginawa naman ni Papa, ano lang siya, nag-utos at sinuwelduhan, pinarelocate ang aming main na tubo ng aming tubig sa main line. Kaya ngayon, ang tubig namin sa aming bahay ay talagang parang sumisigit-sit lang, my friends and friendship. Nung dumating ako, naligo ako, ay ang lamig, ang ginaw. Dahil walang hot water, kaya pinulikat ang mga kamay ko at ang pako sa lamig. Kaya bumili rin kami ng water heater at everybody are happy dahil mayroon na kaming water heater. Maliligo na kaming hot water. Talagang ang aming aircon ay grabe ang servisyo sa amin. Sobrang ginaw ang aming centralized aircon sa labas. At sa kwarto, naka-open, kwarto ni JR. Kung ano ang ginaw ng aircon namin na nafe-feel namin sa bahay, sobrang ginaw rin. Gininaw ako at talagang super ginaw sa bills ko sa aircon. 11,000 lang naman, my friends and friendship. Ay, grabe. Kaya nagpadala na kagad kami at baka mamaya maputo lang kami ng kuryente. Binayaran na kaagad ang 11,000. May kaunti pa ako nang dumating kami dito sa US, is super ginaw pa rin. Kung anong init sa Philippines na hindi talaga kinaya ng katawan namin, ay ganun din ang ginaw dito sa Amerika at this time. Kaya sala sa init, sala sa lamig ang aking health, ang aking boses. Hindi na maintindihan siguro ng isip ko kung ano ba naman ang nangyayari. Mula init, pabalik sa lamig. Nag-enjoy naman talaga kami sa bakasyon. Pero si Papa nag-enjoy lang naman sa bahay. At yun lang naman ang wish niya, na
makapagbakasyon sa Pilipinas sa bahay niya. At hopefully na makabalik pa kami next 2 years ago or next year. Pero hindi na yata kami babalik ng summer. Ang hirap pag summer, sobrang init, my friends and friendship. Ibang klase ang init sa Philippines. Pag pinapawisan ka, grabe ang lagkit-lagkit ng katawan. Yung bang parang diring-diri ka sa katawan mo na parang ang dumi-dumi mo. Grabe. Lalo na nung doon ako sa isla. Yung isla namin ay inikutan ng dagat. Kaya ang pawis mo doon ay sobra lakit. Pati yung singit-singit mo pinapawisan. Grabe. Kaya ayaw ko nang umuwi ng summer. Ang hirap talaga. At salamat naman sa Diyos. At nakapunta din ako sa mga lugar na wini-wish ko. Yung sa Mamburais. Pero ang hindi ko pa napuntahan nung mag-uwi ako ay ang pagpunta ng Iloilo at Roa City na yun ang aking wish. At ang Boracay, nakaschedule, nakaline up na yan sa veterinary ko. Pero hindi ko nagawa dahil ang asawa ko is on and off. Okay, ngayon may sakit bukas. 2 days may sakit. Medyo okay na naman. At nahihirapan akong iwanan siya. Gusto kong pumunta ng Boracay pero sa sobrang init. Kaya advice ko sa inyo, my friends and friendship, pag magbakasyon kayo, no, not summer. Sobra init, lalo na kung dito kayo galing sa malamig na lugar. Sobra, grabe. Mas magandang umuwi ay start ng May at hanggang doon na. Pero paglagpas na summer na, sobrang ginaw. Nakain ko na din ang gusto kong winiwis dito pala ako sa Amerika. Naglupak ng saging. Nandun yun sa vlog ko. Naglupak ng saging. Shoutout pala kay Aidada. Shoutout sa iyo. At kay Lotlot. Kay Rosie. At saka kay Archie. Shoutout sa inyo dyan. Sila ang mga taong kasama ko sa bahay. Si Aida, si Lotlot, si Archie, at saka si Rosie. Shoutout. Thank you very much sa inyo. Shout out din sa kay Lenny sa Tabon, sa isla. At least nakapag-banding tayo sa park ng Kalibo. Ang saya ng bakasyon. At ang baon namin ay may sobra pa rin. Pero pinakas ko na sa airport ng dollar ang baon namin. May budget kasi akong papuntang Boracay, papuntang Roa City, at papuntang Iloilo na mag-overnight. Hindi namin nagawa dahil on and off ang health ng asawa ko. Yun, pero anyway, happy naman ako at nakapagbakasyon. At ang balik naman namin dito, nagstay kami sa Microtel Hotel sa MOA, sa tabi ng Conrad. Nagstay lang kami ng 6 hours kasi umalis kami ng Kalibo Aklan ng 9:20. Dumating kami ng Manila ng 10:30 yata. At nag-grab na lang kami papuntang Microtel. At doon kami nagstay at kumain sa hotel. Nagstay kami doon para makapag-dialysis ako kay hubby. Kaya okay naman. Umalis kami ng hotel papuntang airport ng 6 o'clock. Okay naman ang aming biyahe. Ang problema lang sa airport ng Manila ay tambak-tambak ang passengers mula sa iba't ibang nasyon sa Terminal 1. Ang gulo-gulo. Yun ang comment ko sa Philippine Airlines. Sabi nila, nire-renovate ang terminal. Pero sobra siksikan at hindi tala maganda at masyadong congestive talaga ang lugar. Sana ay maiayos na ang airport sa next na bakasyon. At ang Philippine Airlines ay ganun pa rin. Okay ang pagdala ng eroplano ng pilot, ang galing nila. Ang isa ko lang comment doon ay ang eroplano ay sobrang sikip. Ang upuan pa lang nila ay nahihirapan ka ng gumalaw. Pero magaling ang piloto ang pagdala ng eroplano. Magaling siya kahit sa turbulence, okay ang pagdala ng eroplano ng pilot. Hindi pa rin nababago ang pagkain ng Philippine Airlines, my friends and friendship. Darating ang stewardess at sasabihin sa iyo pag lunchtime na or dinner time, "Ma'am, what do you want? Chicken and rice or rice adobo?" Yun na lang. Since na umuwi ako nung dumating ako rito nung una kong dating sa Amerika, nung magbakasyon ako sa Pilipinas, kaming lahat, yun pa rin ang menu nila. Chicken and rice, adobo and rice, at cantaloupe ang dessert or kaya no. Yun lang. Hindi ko pa nasubukang sumakay sa ibang airline. Solid Philippine Airline talaga kami. Dahil yun lang naman ang airline na mayroong connecting flight diretso sa Kalibo Aklan. Kaya bakit pa ako magsakay sa ibang aeroplano? Na kung sa bagay, libre ang aming ticket ni Papa Dudes sa aeroplano sa United Airlines. Dahil doon nagtatrabaho ang aking anak
na si Jarrell. Kaya may free kami. Kaso lang, hindi namin kaya na mag-antay at mag-intay ng chance passenger. Yun lang, my friends and friendship. Kaya, yun, titiis kami sa sobrang mahal ng Philippine Airlines. So, bye for now. At magkaka-coffee lang kami at late lang kaming magising. At mayroon akong jet lag. Ganun pa rin, nalilate magising at natutulog sa araw. Okay, bye for a while. Back to my daily routine ulit, my friends and friendship. Alam niyo, late parati kami magising. Nagkakaroon pa kami ng Philippine time pa rin ang sinusunod namin. Kaya, nalilate kami magising. Ngayon, nagising na kami ng 9 o'clock, 10:36 na. Kaya, di pa kami nakapag-almusal. Hindi kami nagugutom. Pero sa gabi gutom na gutom kami. Grabe. At mga yon, pagdating namin, may maulan. Sobra ulan dito nung dumating kami. At ang ginaw-ginaw ngayon, start na kasi ng spring ba di? Yeah. And then summer na by June. Kaya medyo maaraw na pero may ulan pa rin daw na kaming. Kaya my friends and friendship, hindi pa ako nasasawa sa bakasyon namin. Yun bang, namimiss ko pa rin ang Philippines. Dahil yun bang, marami pa akong mga bagay na hindi ko pa nagawa at hindi ko pa napuntahan. Kaya yun bang not enough? Kasi tuwing hapon lang ako umaalis, hindi ako umaalis ng tanghali at sobrang ang init, my friends and friendship. At naging successful naman, my friends and friendship, ang aming reunion ng aking mga kabat sa isla. Kahit kaunti lang kami, hindi naman ganong kadami dahil maraming hindi nagsipag-uwian na mga kabats namin galing ng Maynila. Ay masaya naman kaming lahat. Nag-enjoy naman ang mga kasama namin. Ang saya. Gusto kong balik-balikan. Yun lang. At sa mga friends and friendship ko, talagang I'm really sorry na hindi ko kayo na reach out dahil ako mismo nahihirapan din sa sarili ko. Mahirap kasi my friends and friendship na may kasama kang dialysis person. Hindi ko siya pwede ma-expose sa maraming tao. Kaya hindi ako nag-i-invite ng mga friends sa bahay. Dahil ayaw kong i-risk ang asawa ko. Dahil malapit siya sa infection. At busy ako parati dahil 3 times a day ako nagda-dialysis sa kanya through manual. Kasi hindi namin dinala itong machine. Ayan. Ang dinala lang namin, ang gamot, ang ano lang namin, ay ang manual. Bumili lang ako ng ganito, my friends and friendship, sa Philippines. Dahil hindi ko nadala ito. Bumili ako ng mahigit na 1,000 yata ang bili ko, at iniwanan ko din doon. At ito lang ang dinala ko. At yung, what, at itong heater pad, ito lang ang dinala ko. Ang hirap ng manual dahil minamanual mo 3 times a day. Kasi 2,000 liters lang ang isang bag nila sa Pilipinas na dineliver sa amin ng Baxter. Kaya kailangan matanggap ng katawan niya ang 6,000 bag. Nasamantalang kung nandito kami sa machine na ganito ay 6,000 liters kagad ang nilalagay dyan. At nilalagay lang siya pag natutulog siya. Pag bago siya matulog, hinuhok na sa kanya at kinaumagahan na pagising, doon na alisin sa kanyang katawan. Pero sa Pilipinas, all the time binabantayan ko lang ang oras. Pagising ko sa umaga, magdadialysis na ako ng isang bag. Pagdating sa tanghali, magdadialysis na din ako ng isang bag. Pag hapon, nagdadialysis ako ng isang bag. Kaya wala akong time makipag-hangout sa mga friends and friendship ko sa Philippines. Doon ako nakapokus kung saan ang aking ginagawa sa asawa ko. Dahil mahirap na. Talagang nagiging worse nga kahit mayroong ganun kasi nasasanay siya sa machine. Ang machine kasi sa dialysis, pag yun ang ginamit, nadidrain lahat ang tubig sa katawan. Nahugasan. Pag manual, mabagal. Mabagal siya at minsan may natitira pang tubig sa loob. Hindi lahat na di-drain. Kaya minsan ito, yung si asawa, nahihirapan. Minsan, tumataas ang kanyang timbang. Instead na ang regular na timbang niya is 229, nagiging umaapaw ng pataas. Tumataas ang blood pressure. Minsan, bumaba pa. Kaya 3 solution ang ginagamit ko sa kanya. Ang regular is green. Ang red is for tumaas ang blood pressure at dumami ang tubig na namamaga siya. At ang yellow, pag bumagsak ang blood pressure.
kailangang lagyan ng yellow para maiangat ang blood pressure. Kaya pasensya na kayo, my friends and friendship, sa bakasyon ko, hindi ko na kayo talaga na-meet up dahil nga sa may problema rin ako sa pag-take care ng asawa ko. Nagbakasyon ako dahil gustong-gusto niya talaga magbakasyon. Gusto ko rin makapag-relax pero hindi. Stress talaga ako. Dahil natatakot ako kung anong mangyari sa kanya dahil sa 3 weeks na bakasyon namin ay mostly nakahiga siya dahil nahihilo. Marami siyang nararamdaman. Iniisip ko, my friends and friendship, ano kaya mangyari sa amin kung anong mangyari sa kanya dito sa Pilipinas. Ang pera lang namin ay limited. It's only for vakasyon. Paano kung ma-hospital siya? Ano ang gagawin ng mga doktor? Walang magagawa dahil lahat ng gamot sa kanya at dialysis person siya. Ano ang i-apply sa kanya? Dito sa Amerika, puro specialist na doktor ang umahawak at ang mga gamot niya lahat ay puro kumpleto na. Iniisip ko, pasok lang kami sa hospital, mag-stay at magbabayad ng sobrang mahal. Natatakot ako talaga, dami kong fears that time. Dahil baka kako kung dito ang asawa ko, anong mangyari? Nakunwood kung m***a dito, anong gagawin ko, anong mangyari dahil nakikita ko na humihina siya sa Philippines. Ano ka ko ang gagawin ko? Ang mga anak ko, marami akong apo, anong gagawin? Saan sila pupunta? Ako, daming fears ko. Kaya minsan pag medyo natatauhan ako, lumalabas ako at nagbablog. Pero wala talaga akong visitors. Hindi ako tumatanggap ng bisita sa bahay dahil hindi ako ready. Yung mga may nagpupunta lang dyan na mga kamag-anak pero nasa labas lang sila, kakaunti lang yung mga kamag-anak. Yun, kung ano-ano lang ang binibigay ko dahil hindi naman ako nakapagdala ng maraming pasalubong dahil ang dala ko halos ay yung mga gamit sa dialysis ng asawa ko. Ang dami kong dala pero nandoon ang mga bag of dialysis, doon ang mga gamit sa dialysis, lahat ng mga pangangailangan. Pero bago kami dumating ng Philippines, may in-order na kami na mga solution niya yung gamot sa Baxter Philippines. Yun, dineliver na doon bago kami dumating. Pero ang mga ibang mga gamit niya, not allowed yun na sila ang mag-deliver. Ako na mismo ang magdadala. 50 pounds lang ang bawat box. Bali 100 pounds sa akin, 100 pounds sa asawa. Lahat is na-accommodate yan sa mga gamit ng asawa at mga gamit din namin. Kaya pasensya na kayo. Hindi ko kayo na meet up, mga friends and friendship. Talagang nahirapan talaga ako. Pinilit lang naming magbakasyon dahil sa kanya gusto niyang magbakasyon. At this time, my friends and friendship, dito sa Amerika ay may araw. At time is almost 11 o'clock. Listen, nakakatikim naman. Pero ibang klase ang araw sa Pilipinas. Sobrang humid. Dito maginaw. Chip. I'm eating chocolate milk and I'm dipping the chocolate milk into the bread. You're dipping the bread, the chocolate milk, and almusal na namin, my friends and friendship. Ito ang breakfast namin dito sa America, back to reality. Ito naman ang sa akin. Ito ang coffee na galing sa Pilipinas na this one. Ang kopi ko. Nagdala ako ng marami, my friends and friendship, ng coffee. Nagtataka ang custom pagdating namin sa airport. Dahil puro ang dala ko, akala mo may grocery store akong papatayo sa Amerika. Chicherias, coffee, corned beef. Nakalimutan ko ang magdala ng spread. Nakalimutan ko magdala ng Lady's Choice. Ewan ko ba, nawawala na talaga ako sa sarili ko. Nabumili ako nitong milk. Oo. Ang almusal ko is itong croissant at coffee at ito rin ang oatmeal. Back to reality ang buhay namin. Mama, ito can I eat papa. This? That's for the adult. You drink your own. Is this for the adult? Yes. And ito, my friends and friendship, ang dala ko mga bangoon na alamang. Ayan. At least nakatikim ako, my friends and friendship, sa Philippines ng bagoong na sinausaw ang saging sa bagoong na may suka na maanghang. At nakapag alupak ako ng saging. So, may mga dala ako ng umuwi, my friends and friendship, na yung tuna na binalot sa dahon, pinatuyuan siya at ilagay ko sa Tupperware. At nagdala rin ako, my friends and friendship, ng laing. Ayan pa, oh.
dito ko nilagay sa Tupperware, binili ko sa Gaisano. Mayroon akong sinampihan na galunggong at saka yung golden fish, yung humoy-humoy. Dinala ko rin dito. Pinatuyuan ko para hindi masisira. Ayun, nakaabot. Ang sarap na sarap ang maanak ko sa pagkain. Dahil alam niyo, my friends and friendship, ang mahal ng bantagaan or tuna dito sa Amerika at saka yung golden fish, yung humoy-humoy. Ang mahal kayo nagdala ako dahil season kasi ngayon sa Philippines sa mga panghuhuli ng mga ganyan. Daming galunggong, kaya nagtudusawa ako sa Philippines ang galunggong at nagdala pa rin ako dito. Nagdala ako ng mga puro pinangbalot sa dahon. Yun. Ang hindi ko lang madala ay yung kamote at kasaba na nilaga, dahil mahina ang kasaba at kamote ngayon doon. Nakabili ako ng kamote pero hindi ganong madami dahil parang wala daw silang tanim at mahina ang ani. Ito either mainit daw at maulan. Yun. Ito, naglaga ako ng itlog para sa almusal. So, that's it for today, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bolano Vlog. Share, and you can comment down below in the back, and you can share, and like, and then you can press the notification bell so that para lagi like kayo mga sa friends akin, Mama. Bye, my friendship. Okay, say bye. Bye. Okay. See you later. Okay. Ayan si Zoe. Nami-miss na kami para. When you're done, I'm talking to the vlog. I need to tell you something, okay? Okay. Nami-miss niya kami. Ayaw na niya kami payagan umuwi ng Pilipinas. At shout out pala sa inyong lahat. At pasensya na kayo, my friends and friendship, na hindi ko kayo na-meet up. Dahil sa maraming mga reason din. Bye.